Opo, wala naman po tayong ibang pagpapasalamatan. Ay! So, susubukan po ang inutin kayo ngayon. Malay nyo, baka po sa tayo, bakit namamaga ito? Tamay niya? Ganyan po talaga yan mula nung ano. Kasi di ba hindi niya naigagalaw masyado. Masakit? Ha? Eh po. Oh, okay na po. Tisin niyo po para po mag-circulate po yan. Pagka... Ate, hindi kayo. Tudulo ko sa inyo na po. Ting umaga, ipindutin niyo lang po ito. Yan, okay. No? Sasaktan niya si nanay. Yan, masakit? Nay? Ha? Kaya masakit. Para ano kasi ito kasi para mag-angol siya. O yan, nagre-react siya. So ito yan, yan dito lang. Lagi nila nang pipindutin para magbalik. Yan, hinilat-hinilat nyo lang. Ito lang, masakit. Yan, pwede pa, makakabalik pa yan. Sabi nga po ng doktor, 100% para yung makakabalik. Ayan, masakit. Tisin nyo lang tayo, tisin nyo lang po. Oo, para po kayo ay kayo ay gumaling. Relax na po ngayon. May sandal ka na, sandal. Sandal po kayo. Sandal lang yan. Pagka nasasaktan, ibig sabihin may process, pwede siyang gumaling. Okay. Kasi tingit-tingit lang yan, hindi naman yun ano. Hmm. Ngayon tama nag-react siya, ibig sabihin. Buhay yan ang ano. Huwag po natin kalimutan, support po natin yung channel po na ni Brother Pahas. Shout out po, Bito Society. Opo, mapalag po kayo kasi ang anak niyo po ay nung mabalitaan pa lang kayo ho ay inatake, agad-agad po siyang pumunta dito sa Bicol para kayo ho ay ika nga ay ano tawag niya? Alagaan. Alagaan. Siguro maganda ang naipundam nyo nung kayo'y bata pa. Baka binusog din ang pagmamahagi ate. Ano? Ay talaga po busog na busog. Ano pangalan niya ate? Nelly po. Oo, oh, ate Nelly. Sabagay, oo nga no. Kasi kung hindi naman, baka kung may mga anak po siguro mapagtanim ng sama ng loob sa magulang. Baka walang pumuntang Gina dito, Nelly dito. Ibig sabihin, maganda ang ipinundam nyo sa inyong anak. Kaya ganun. Opo, wala naman po tayong ibang pagpapasalamatan. Ay! Bukas po yun. Relax nyo lang po na eh. Relax po, talagang masakit po yan. Medyo ano na po kasi yung ano nga, medyo... Kumbaga sa ano, malulutong na. Oh. Yung mga katulad ni nanay, malutong na yung mga buto, kaya dapat maingat ang paghilot. Opo. Dandahan lang. Yan, sigilang po yan. Yan, masakit? Okay lang, okay lang. Ang mahalaga po yun, ang pitis niya po. Yan. Ito, ituloy po yung katawan niya. Hindi na po niya na yun. Kailangan magalaw yun natin. Igaganyan niya lang po agad sa umami. Ginanong ko nga po siya kagahapon. Igaganyan niya nila. Kaya niya lang, huwag mong bibigyan, baka mabayan. Ay, hindi po kasi. Buto, ba, alam mo. Parang ako nang nagbigay ng karamdaman lalo sa nga. Oo. Hindi po, iunit niya lang ha. Sasamahan nyo ng dasal. Ay, doon. Siyempre po. Sana po ay... Alam po yan ang nanay ko kung paano ko mag-ano sa kanya. Oh, huwag mo kung alas yun na. Baka may alas yung kayo. Ha? Wala po ah. Hindi naman po ako ano. Baka fake killer ka. Ayoko mag-ano ng fake killer. Alam niyo po, mas maganda magtiwala sa Diyos kasi mga fake killer. Kasi ang tao kaya napapahamak dahil siya nagtitiwala sa kapwa-tao. Kapag gumaling ka, salit na sa Diyos ka lumapit, may konti ka lang maramdaman, kunta ka kaagad sa faith healer. Which is, ang nag-glorify, hindi ang Diyos, kundi ang faith healer. Which is, sa Biblia, faith healer yan, kasi
Ang Diyos, pag nagpagaling, wala nang balikan. Sa pekinder, siyempre po. Pabalik-balik po sa pekinder. Oo. Para kumita sila. So, ibig sabihin lang, kailangan lang po talaga na ipagkatiwala natin sa Diyos kasi ang Diyos naman ang nagpapagaling. Pero kung kalooban ng Diyos na gumaling sila, ay mas maganda lalo. Opo.